Please welcome Sir Abile. Yeah. Kamusta, Sir? Eh, ito po, okay lang. Medyo kabado. Medyo kabado dahil medyo maraming galit eh. Ay, marami na bang galit. Good morning po, ha? Si Sir Abile pa, kakabahan. Naku! Ay. Maraming salamat, Sir Abile, sa inyong pagpapaunlak dito sa aking interview kasi maraming nagme-message sa akin at makikita naman nila dito sa commentary box. Kailan mo i-interviewin ulit? Kailan mo papaano? Eh ako naman kasi nakikiramdam kung busy ka o hindi dahil nakikita ko, nakasubaybay po ako every morning. Mm-mm, salamat, salamat. Nakikita ko kung busy kayo. So ayokong tumatiming tayo. Ha, tumatiming tayo kung kailan tayo makakapag-imbita. Kaya lang medyo marami nang paulit-ulit na imbitahin mo na kasi ganito, ganyan, ano? Well, yun po ang pag-uusapan natin. Ating mga nanonood, bago tayo magsimula, madami na po sila. Sige, Coach Oli, magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay, particular na dyan sa Hong Kong. At saan man po kayong dako sa buong mundo na nakasubaybay kay Coach Oli, isa sa mga kinapipitagang vlogger na inaasahan na talagang kumbaga nahahanay na siya sa lehitimong mga media dahil yung layunin maganda kasi hindi katulad ng ibang mga vlogger na gagamitin yung video tapos gagamitin laban sa iyo ganun. Ito siya talagang ilan-ilan lang ito sila na napipili ko talagang mga mapagkatiwala ang mga vlogger, mga kababayan. Ako naman nagpasalamat sa inyong lahat na lagi ninyo akong sinubaybayan dahil sabi ko nga sumuko ako, hindi ako dinampot, sumuko ako, lumabas na ako daw ay nakakulong, hindi po ako nakulong noon. Gusto lang ako talagang hiyain ng aking mga kalaban at sabihin na ako ay nakulong na para i-distract at ang aking mga supporter ay mawawala na. Ay hindi po, si Tommy Abile po habang sinasaktan lalong tumatapang. Kaya siguro sa laban na ito, papasalamat ako sa inyo dahil nandyan po kayo sa likuran ko. Okay, salamat Coach Oli at na kinararangal ko na naimbitahan mo ko sa iyong programa kahit nasa ibang bansa ka. Salamat Sir Abile. Hindi, nasa Pilipinas po ako. Mukha lang ba? No? Tama naman si Sir Abile. Gagamitin yung video niya tapos itiraan. Kung iba ang opinion, para sa akin ganito lang eh. Kung iba ang opinion dun sa tao, huwag nang gamitin yung video, magbigay na lang ng komentaryo. Parang gano'n naman. Well, anyway, nabanggit mo, Sir Abile, simulan ko na doon, yung pagkakakulong. Sir Abile, medyo may ano lang, feedback. Ayan. Okay, ayan. Okay po. Ayan. Yung pagkakakulong na sinasabi na ibinintang sa inyo na hindi na magusto kayong hiyain, yung demanda daw na da yun, matagal. Pero ang naging questionable po sa akin ay yung timing. Yung bakit bigla siyang lumabas sa kasagsagan ng itong kay Jobilin, no? Medyo may pagkal. So, ano masasabi niyo? Talaga bang medyo yung timing questionable o talagang expected na yun, dati pa na lalabas na yun? Kasi yung kaso na yun na Coach, isang buwan nang nakalipas. Yun, away yun ng magkapatid doon sa kanilang mana. Ngayon, in-interview ko lang yung ate, isinama ako sa demanda. Ngayon, nagulat ako nung lumabas ang resolution, kinuha ko pa doon sa fiscal's office eh. Kasi ang alam ko, dahil isa po ako sa may hawak ng surety bond, nung kinuha ko doon sa fiscal's office, may resolution. Ang alam ko, 1 week pa talaga yon dahil iraraffle pa yon kung kaninong judge mapupunta. Ang problema po, nung kinuha ko ng Biyernes, abay, Martes may warrant na ako. Lunes ng hapon, mayroon na. Kumbaga, and doon na pumasok yung aming isipan na dahil sa paghawak ko dito sa kaso ng Jubilin, lalo na dito kay Liubert,
kapag initan ako, dahil malaking grupo kasi ito eh, sa totoo lang coach, mayroong itong sinasabi naming sindikato sa Palawan, kung bagamat eh, sinasabi nga nila na mataas ang human trafficking dito, ay binubuo ito ng mga sindikato, ng politiko, ng kapulisan, natiwali, hindi lahat ng pulis ha, matitino, maraming matitino, katiwaling mga pulis, tiwaling mga iba't ibang mga sangay ng ahensya ng ating gobyerno na at ganun din sa tiwaling mga hustisya. Yun, yung mga humahawak ng ating justice. Kaya nagulat ako nung mayroon akong warrant, ginawa ko, tinawagan ko pa ang CIBG. Sinabihan ko pa na sunduin na lang ako rito dahil gusto ninyo accomplishment, dyan ako sa inyo susurrender. Dahil kung tutusin, ay pwede akong dumiritso sa korte. Voluntary surrender. Hindi na ako dadaan sa mga kapulisan o anuman. Kasi mayroon tayong kalayaang voluntary surrender diritso sa piskal. Hindi ko ginawa yan dahil nga sa kaibigan natin yung taga CIDG, eh doon ako tinawagan ko para accomplishment ninyo. Okay, sunduin na ninyo ako rito. Eh, nagkapi pa kami. Tapos pagdating namin doon sa CIDG, ang sabi nga, total, nandito ka naman sir, total, voluntary ka naman. Eh, para sa aming record lamang ito, record purposes, eh, magmagsya tayo. Hindi namin ito ilalabas. Yan ang napakaganda ng usapan eh. Hindi namin ilalabas ito kahit sa media. Para maibalik ang warrant doon sa court. Abay, nagulat ako, isang oras matapos ng magsya, lumabas na sa mga kalaban kong himpilan, itong mga himpilang hindi ko malaman kung kasabwat ito ng kalukuhan dito, eh pinalalabas na nila na ako daw ay nakulong na, naghimas na ng rihas. Inandoon ako, nakaupo ako, kaya nagsabi ko, ano nangyari? Ba't nagkaganon? Kala ko ba'y walang ano, bakit? Eh sabi ko, voluntary na nga ako eh. Eh bakit nagkaganito ito? Di hindi na malaman ng hipe kung sino daw nag-try door sa kanyang mga tauhan, dahil marami kasi try door yan dyan eh. Nakasabwat din yan sa kabilang himpilan. Ngayon, ang ginawa ko, sige, sabi ko, asikasuhin na dahil alas 8 pa lamang, nandoon na yung aking tao sa court para magpiansa. Kasi 10,000 lang naman yung piansa, nakaumang na doon. Dinili ngayon ito ni Judge Arizala. Kung maraming hinahanap na kung ano-ano yung mga, kung ano-ano yung dahilan, kaso yung ID ko daw, wala dito sa Palawan, kaya kumuha pa ako ng ID. Natapos yung ano namin hanggang sa umabot na ng alas 11 na ng tanghali. Hindi pa rin ako na i-release. Nagulat ako alas 9 nandoon ako. Eh, bago dumating ang alas 11, isang oras ko lang po, Coach Oli, yung nangyari, eh, isang oras pa lang higit, lumabas na yung commitment order ko. Inalabasan ako ni Judge Arizala ng commitment order na ito turnover ako sa city jail. Samantalang alas 8 pa lang ng umaga, nandoon na yung nagpapiansa sa akin. Bayad na. Nagulat ako, bakit ito turnover ako sa city jail? Di ginawa, dinala. Kami pa mismo pumunta doon sa city jail kasi kailangan daw kumuha daw ng clearance para makaalis. Eh, nung pumunta kami doon, eh, may commitment order. Eh, hindi ako pwede paalisin ngayon hanggat hindi lumabas yung release order. Grabe ang panghaharas sa ginawa yeah nila sa akin. Kaya, ngayon ginawa ko, ang sabi ko na lang na, sige, antay natin yung release order. Alam mo bang na umabot na kami ng alas 5 na ng hapon, wala pa yung aking release order. Pero nandoon lang ako sa loob ng city jail, nakaupo. Kasi umaga pa, nakapiansa na ako eh. Pinahirapan ako ng pinaharapan ng husto hanggang sa dumating, bago mag-aala sa is, dumating yung apat na bilanggo na galing doon sa Irawan na dala-dala nila ni Major Manalo. Di ibig sabihin, nahalata ko na na gusto akong patutulugin sa loob ng kulungan. At doon, isa, makakasama ko yung apat na bilanggo na galing doon sa area ni Major Manalo. Nako. Yun na yung plano na siguro nila. Kasi pag oras mga bagong pasok sa araw na yan, magkakasama sa isang selda yan.
ay doon na nagkakaroon ng ano hanggang sa ina, talagang pinuporsige ng husto ng mga tao ko doon sa court hanggang lumabas mag-alas 6 ang aking release order. Sa makatuwid, hindi ako nakatulog sa loob ng kulungan. Dahil kung nakatulog ako sa loob ng kulungan, kinabukasan, wala na ako noon. Ganon ang nangyari dito, coach. Kaya mag-iingat po kayo, Sir Abile. Ha? Kasi bagamat ako po ay nakafocus doon sa laban ni Liobert, no, na hindi siya makulong ng walang sapat na ebidensya, kaya lang po, at katulad kahapon, no, eh sinasabi, medyo may feedback po, Sir Abile. Sindihan nga yung anong ilaw. Okay. Ah, hello. Oh, ayan. Ayan po. Okay. Medyo nagfi-feedback lang. Ayan. Kaya mag-iingat po kayo dahil malaki ang nababanggaan yun dito. Kahapon nga po, may nag-comment po, no? Ang tanong sa akin, Sir, nung nakalive ako, may tanong siya, Sir, hindi kaya nagagamit kayo ni Sir Abile dahil may ito ay posibleng away politika dyan. Ang sa akin, sabi ko, hindi ko pwedeng sagutin niya sa kanya ko tatanungin, pero ang para sa akin ay proteksyonan ang karapatan ni Liobert na hindi siya makulong ng walang sapat na ebidensya. Eh kayo, Sir, gusto niyo po ganyan. Sige po, tungkol po doon sa sinasabing may pinoprotektahan akong politika, wala po. Dahil dito po sa Palawan, dumating po ako rito, wala po akong kakilalang politiko rito. Wala at wala din akong kinakampihang politiko rito. Maliban diyan sa ginagawa ni LG na kinakalaban nila yung Hagidol, nag-umpisa lang naman ito kasi ng pagkaya na kursunadahan kung mag-put up dito ng business dito sa Palawan. Dahil nga doon kay Louie La Russa. Dahil nasa Manila pa ako noon bilang ako'y pangulo ng mamamahayag, nakita ko yung paghihit-hit ng druga. Ngayon sabi ko, kukunin ko ang affiliation ng Palawan para mapapatunayan natin at masaksihan natin kung ito pa ba ay tuloy-tuloy na nagbo-broadcast. Kaya nag-put up ako rito ng radio station. Hindi ko po kilala yung mga politiko rito. Sa totoo lang yung Hagidol na yan, yung binabanatan lagi nila Elgin Damasco, nung nakaraang taon ko palang nakilala yan. Kung sa totoo lang, wala akong piniprotektahan ditong politiko. Nakita ko lang talaga na napakarami talagang tiwali at matindi ang sabuatan dito. Kawawang kawawa ang ordinaryong mamamayan. Maging sa mga lupain, pang-aagaw ng lupa nandito. Kaya gudoon ako galit. Kasi yung sistema nakikita ko kawawang kawawa yung mga tao. Pero yung politiko, wala akong pakialam sa kanila. Saka hindi naman pa po ako politiko, kaya wala akong pakialam sa kanila. Wala po talaga akong involved pagdating sa politiko rito. Ayan po. So, wala po itong patungkol sa politics. No? Pero tuner po tayo dito kay since doon na tayo nakafocus dahil na nag-give up or nag-move on na di umano ang Jovelyn Galeno family. Marami nga nagsasabi, no, pero ayoko naman silang pagbintangan, pero marami nagsasabi na bayaran, na ganito, ganyan, no, ayokong puntahan doon. Ako ay ang main concern ko lang, eto si Liobert, no. Matanong ko lang po, anong susunod nating kabanata patungkol dito kay Liobert at makakamtan ba natin na mapoproteksyonan siya ng kung siya man ay mapatunayan kung siya ang may sala o hindi, ay ayon sa matibay na ebidensya. Tama. Tama yan, coach. Kasi doon sa ginawang clarificatory hearing nung nakaraang araw, maliwanag na tila'y nabibigyan na tayo ng liwanag sa laban natin para kay Liobert. Dahil si Liobert ay dinala ko pa doon sa fiscal's office. Nanghiram pa kami ng bulletproof na sasakyan para dalhin lang doon. Kasi alam ko at naramdaman na namin na nangangatog na ang mga gumawa ng kasinungalingan para idiin lang itong si Liobert.
lumabas kahapon nung isang araw na sinabi ng fiscal's office na talagang dapat magkakaroon na ng company na tatlo na magsusuri. Napakaganda nga eh. Ibig sabihin, itutuloy ang carbon dating. Yung carbon dating na yan, doon natin malalaman kung ilang taon na yung kalansay na ipinipresenta nila na di umano ay kay Jubilin. Tapos, malalaman natin doon kung ano ang ikinamamatay yung kalansay na yun. Doon natin malalaman lahat yon. Hindi pa tayo pumasok doon sa DNA, sa carbon dating pa lamang tayo. Ngayon, pagdating ng halimbawa, kung nai-influensyahan nila, malaking sindikato ito, kung papalitan nila nung pagkakamatay lang ni Jubilin, yung araw o pizza na yung nawawala, yung sinabi lang namatay umano, eh kung papalitan nila yung buto, papasok naman tayo sa DNA. Kasi hindi rin yun magtutugma doon sa gagamitin nating magpapa-DNA doon sa buto na ipapalit nila. Kaya yun yung paliwanag ng lawyer natin na mukhang mahirapan. Kaya napapansin namin, coach, sa totoo lang, alam namin na, kung sino-sino yung mga tumatawag na kung pwede layluhan, eh hindi. Bakit kami maglalaylo? Lalaylo lang kami kung makamit na ng tuluyan ni Hubert ang hustisya. Ngayon, babalik tayo doon sa mga Galieno na sinasabing hindi sila papayag na ma-reopen. Eh, wala naman kami pakialam kahit na hindi na kayo papayag sa reopen ninyo. Karapatan ninyo yan. Kaso lang, talagang masisira kayo sa taong bayan dahil para sa inyo ang reinvestigation, bakit hindi kayo papayag? Ngayon, kung okay lang kayo, kung hindi kayo papayag, okay lang din sa amin, basta si Hubert, maililigtas namin. Ganito ang nangyayari dyan kay Hubert. Saglit, sir. Paputol ko lang po para doon sa kaalaman ng iba. Ha? Yung sinabanggit yung clarificatory hearing, ayan po ba ay official na sinampahanan ng kaso si Hubert, or ito po ay nasa piskal pa lang, or ito ay saang level na po ito? Ito ba talagang idiniin na dito si Hubert? Pero saglit lang po, ha, batiin natin, andito po si Mark Models of Manila. Ito po ay napakagaling na vlogger na kaibigan natin, no? At siya po ay isa sa sumabaybay dito sa Dasera case. Andito po si Mark Models of Manila. Sabihin mo lang kung gusto mo umakyat, ha? Oh, sige po, Sir Tommy. Sige po, Sir Tommy. Okay po. Yes po. Bakit nawawala? Ayan. Okay, sige po. Bagamat hindi ko napakinggan kung sino yung magaling na vlogger na yun, pasensya po kayo, ha. Si Mark Models. Sige po, sir. Opo. Sige. Itong clarificatory hearing. Ano po yung tanong mo po, Coach Oli? Para sa kaapalaman ng iba, ito pong binanggit yung clarificatory hearing kay internet kay Hubert ay ito po ba ay official na talagang sinampahan, nasa husgado na ang kaso ni Hubert, or ito po ay nandyan lang sa piskal, binaranggay lang? Anong level po ba ito para sa kaalaman ng ating mga kababayan na manonood? Oh, okay, ganito. Yung clarificatory hearing po na ginanap nung nakaraan ay na ibig sabihin po nangangahulugan na wala pa sa korte ang demanda laban kay Hubert. Nasa fiscal's office pa lamang po. Kaya ang ginawa ng mga piskal, nagkaroon ngayon ng clarificatory hearing para masuri ng husto
bago iakyat sa korte. Kaya kung nakikita nila na wala namang sapat na ebidensya, lalo na kung halimbawa na carbon dating ito at hindi talaga yung tugma doon kay Jubilin, ay may sa kanila na yon, posibleng i-dismiss nila o ibababa nila yung kaso para maiharap. Depende po sa kanila pong desisyon. Kasi kung baga sa ngayon ay wala pa po sa korte, nasa fiscals pa lamang po ang isinampa ng kaso ng pulis at ng NBI laban kay Liubert. So sa makatwid, sir, posibleng hindi pa rin talaga maidemanda to si Liubert, na hindi payagan to ng fiscal at hindi sila madimanda, kasi kung sa fiscal parang hinarangan na, eh walang demandahang mangyayari, laya po ito si Liubert. Ibig sabihin, eh, medyo malabo pa rin namang mawala ng karapatan to si Liubert. Opo, opo. Talagang masabi natin na ano, na sa ngayon ay wala pa po talaga, hindi pa naisampa sa korte. Nasa fiscals pa lamang po. Kaya maganda nga ang nangyayari doon sa clarificatory hearing, dahil nga sa uusad na yung ating pong gagawing carbon 14 dating at yung DNA. Medyo lumuluwag ngayon. Ang problema lang dito, yung sinasabi nga nila na itong Galino, yung nanay ni Liubert, laging kinakasuhan sa barangay ng nanay ni Galino, ni Jubilin, kasama yung pastura, eh para bang ginugulo, at laging sinasabi na wala na raw silang panahon, wala na silang balak na i-reopen, dahil nga sa ano o mano, eh tanggap na nila na yung buto ay kay Jubilin. Eh kung tanggap na nila, walang problema yon. Pero ang sa amin, ilalaban namin po si Liubert. Eh pag ilaban namin, napatunayan hindi si Jubilin yung buto, bahala sila kung i-open nila, i-reopen nila o hindi. Sa kanila na yon, bahala na ang taong bayan sa kanila. Yun po. At tama naman, kasi nga sabi ko, eh, kung gusto nila mag-move on, di mag-move on sila. Oh, eh, pero hindi po pwedeng alisin na gusto na walang karapatan yung si Liubert, eh bigla na lang ikulong. Parang kasi yung mga iba, no, na nandirito, gustong ikulong na agad si Liubert. Lahat po ng akusado ay may karapatan ipagtanggol ang kanilang sarili. Yun lang po yun. Eh yung iba talagang parang pagka ginusto nila, idiin eh. Pero sa inyong palagay, Sir Abili, itong pagdating sa fiscal, no? Eh ang inyong pakiramdam diyan, eh ito ba ay aakyat talaga sa husgado, or kasi may nabanggit kayo diyan na yung iba pa nga daw mga judge or ano, mga fiscal, eh parang diyan pa lang, kung tama ako sa aking pagkakaintindi sa sinabi ninyo, kung napunta sa sala nila yan, dismiss agad. No? Hindi ko alam kung tama ako pagkakaintindi, ha, pero anong sa palagay ninyo ba dyan, eh, pakiramdam nyo dyan, aakyat kaya to sa usgado? Or, kasi kayong nagpunta dyan, mararamdaman nyo kung ano, more or less ang kakahantungan nito. Sa akin, coach, kung lumabas na yung carbon dating at mismong mga fiscal na ang magsasabi na i-dismiss, magpasalamat ako sa kanila. Pero kung halimbawa ibaba nila, sabihin lang nilang homicide, eh paralitisin sa itaas, kailangan kasi nilang mapapatunayan na homicide. Paano nila mapapatunayan yon na wala naman testigo? Tapos makikita natin doon sa carbon dating na hindi naman yun, halimbawa hindi naman yun si Jubilin, baka sa fiscal's office pa lamang madidismiss na. Ang pangalawa, in case na halimbawa iakyat talaga pero mababa na lang ang kaso, ay mailalaban din natin kaagad yan doon, dahil yung dalawang judge nga na nakausap natin, eh yung isa sabi nga, eh kung napunta yan sa sala ko, i-dismiss ko yan. Paano nila masasabing rape? Eh kalansay yun. Ano bang specimen na kuha doon? Tapos pag sinabi niya yung homicide, eh paano nila, wala naman silang testigo doon. Yung isang judge ang nakausap ko. Ngayon yung
yung isang judge naman, nagsabi na, nako, naniniwala pa ba kayo dyan sa kaso na yan? Kumbaga, na-aware na ang ating mga matitinong hukom. Bagamat mayroong siguro silang mga kontak dyan na mga tiwali, maraming hukom na matitino at maraming piskal na matitino. Kaya sana umaasa kami na doon pa lamang sa piskal, madismiss na, Coach Oli. Matanong ko ulit, Sir Tomino, itong DNA. Kasi alam ko hindi raw papayagan ito di umano ng pamilya ni Jovelyn, no? Pero sinasabi ninyo, may karapatan din na ito ay ipa-DNA ni Liobert since siya ang akusado rito. At dito niya mapapatunayan. At ito, kung tama ako, narinig ko dun sa inyong abogado ni Liobert, no? Pero yung in layman's term, yung sa totoong buhay, sa anong na status nito? Ito ba ay mapapayagan? Ito po ba ay talagang may pag-asa na magawa dahil haharangan to ng pamilya ni Jovelyn? Wala po silang karapatang harangin yung kahilingan sa panig ni Liobert. Dahil karapatan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngayon, kung sasabihin nilang hindi sila papayag, wala po silang magawa kapag dinesisyon na po ng court na ipa-DNA muli. Pero sa inyong palagay, ito ba eh? Siyempre, pag dinesisyon na ng court, sinabi, sige, third DNA yan, wala silang magagawa. Pero yung pag-asa ba na in legality, in reality, ay ito ba ay may pag-asa talagang ma-DNA dyan sa inyong pakiramdam? Kasi nakausap nyo malamang more or less ang mga, di ba, mga piskal, mga judges. Ito po ba ay may pag-asa tong DNA test na to, na pangatlo? Yes po, 100% po. Sa tingin ko, matutuloy. Magkakasabay na po yan ng carbon dating. Napakagandang ano niyan. Kasi yan po ang inaantay eh. Nang marami laging tinatanong sa akin, no? Kaya ito po, galing straight sa bibig ni Sir Abile, 100% itong DNA test na to at carbon dating at marami pa. So, meron tayong pangatlong opinion na ititest at 100%. Follow-up question na rin din, Sir. Ngayon po ba, dahil binanggit nyo dati sa akin sa interview, naniniwala kayong buhay si Jovelyn. Ngayon, Sir, naniniwala pa rin ba kayong buhay si Jovelyn? Sa akin, ha? Sa akin. Bagamat sabi ng iba dyan na patay na raw. Pero sa akin, huwag nyo kung pakialaman. Basta sa akin, buhay si Jovelyn. Ayun. At follow up, palagay ninyo, saan po galing? Meron po bang umaawat talaga doon sa pagpigil ng itong third DNA? Saan pong grupo, ahensya, pamilya ito galing without naming names po, Sir? O sige po, ito lang. Ako, naaawa ako sa pamilyang Gallieno. Alam ko torture kayo. Natotortured kayo. Kaya ginawa ninyong paraan dahil sa takot. Nauunawaan ko kayo. Kung bakit nagkaganon kayo, tanggap na lang ninyo. Siguro dahil sa nervyos na inaabot ninyo, dahil din may nakatanim sa inyo, laging nakatutok sa inyo, nagbabantay sa inyo, pinatatanaw kayo ng utang na loob, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Ma'am, mga kapatid ni Jovelyn, ang laban na ito, makikinabang kayo. Ito lang ang masasabi ko. Doon sa mga humaharang dyan, alam ko naman na mayroong politiko, mayroong nasa posisyon at mayroong empleyado ng gobyerno na takot na malaman ang katotohanan. Kayo din po, nanay ni Jovelyn, kayo ang makikinabang sa laban namin ito. Sa totoo lang, nagbuhis-buhay na kami rito. Nandiyan na yung ilang bisis na ako isosurveillance, nandiyan na yung kung ilang bisis na ako pinag-aabangan. Nagpasalamat din ako sa taong bayan na tuloy-tuloy na sumusuporta sa akin. Maraming salamat. At alam ko, yung mga politikong yan, hindi yan magtatagal sa mundo. Hindi aabot ng 100 taon. Inyo, no, na itong laban na ito ay para sa inyo rin sa pamilya ng Jovelyn Galeno. Para sa kanila, no? Pero bago dyan, bago ko makalimutan, may nagtanong dito, Sir, gaano katagal yung DNA test, no? Pero ituloy natin. Itong kay Jovelyn Galeno. So, ibig sabihin, Sir,
pagdating ng itong nilalaban ninyo ay ito ay naay panalo ninyo, very possible na magpapasalamat ang Jovelyn Galeno sa inyo dahil ito ay para din sa kanila. So posibleng sila ay matuwa dito. So siyempre kung matutuwa, papasalamat din sila sa inyo. Yes po. Kaso lang, kung hindi sila papayag na i-reopen ang investigation, wala na tayong magawa nito, Coach Oli.